everybody. Thank you so much for all the greetings you've been sending me. It means so much. Also, shout out to Granny. Naligo naman po. Namoy ko yung kilig-kili ko. May kilig-kili. Di, joke lang. Naligo naman ako kanina bago umalis ng bahay. So, guys, ayan. Ito na yung aming lunch. Sa In and Out. Yung amin, naka-lettuce wrap. Yun, sa mga bata, may bread, may bun. Eh, alam niyo naman tong anak ko. Diyos ko. Parang ano yan, pulis. Yung tatay, pulis. Binabantayan ako pag meron akong gagastusin. Pulis. Ito may junior pulis. Babaeng pulis naman to. Pulis woman. Siya, binabantayan niya yung mga kinakain ko. O nga pala. Para pumayat na talaga ako. Dalawa nga yun eh. Yung isa sa Pilipinas, yung anak ko, si Faith. Sabi niya, ma, mayroon akong kinausap dito para yung proportion ng pagkain mo and everything, parang yung bawal sa'yo, hindi mo na kainin, ganyan. Tapos ito naman, meron din sa akin, meron din sinasabi kasi yung kasama ni Jonathan. Sabi niya, parang sila yung magdi-deliver ng kakainin mo, naka-ready na para hindi ka natitingin sa iba, yun na lang yung kakainin mo. Parang naka-portion yung calories intake and everything. Isang araw, nandaya ako. Naka-portion yung kinain ko. 350 calories lang. Eh, puro ang daming karne. Alam niyo, ginawa ko. Wala yung anak ko, nasa trabaho ko, dala ko doon. Minicrowave ko lang. Alam yung ginawa ko? Nagbawon ako ng kanin. Ninaya yung sarili. Saan ka naman makakita ng ganun? My gosh, mandaraya. Pero sarili din ang dinadaya. I know. Ang hirap magbabayad, besh. Hirapan ako eh. Pero, I have to. I know. Pero, minsan-minsan nag-ano ko. Cheat day din ako. Kaya lang sabi ni Mika, yung cheat day mo, anim na araw eh. Yung tinuro mong pagkain, one day lang. Kailan pa raw ako titino? Malapit na. Nainip lang ako kasi tagal niya. Ayun siya, oh. Ayun, nasa telepono. Nag-order siya ng baobang. Sa Happy Lemon. Dapat magbi-business kami noon sa Pilipinas noon eh. Yung bobang yan. Ewan ko ba, bakit hindi natuloy? Sayang. Ngayon marami sa Pilipinas yung mga Serenity, yung mga ganon, yung mga milk tea, yung mga ganyan. Yan. In-order niya ako ng milk tea with boba. Yan. Paborito ko yan. Ah, shoot. I love it. Lalo na pag mainit, diba? Ang sarap nung ganon. Pero, marami kasing calories yung kaya ayaw ni Mika. But, para akong batang maliit. Sige na, bilhin mo na ako niya, please. Ngayon lang ang day off ko. Bukas, sabaw na naman ako. Wala man ako. Dati, nagbabaon pa ako sa trabaho ko ng mga cook. Isang araw, nagbaon ako. Ako, tinanggal ng papa niya yung cook. Sabi niya, tubig! Tubig ang inumin mo. Hindi ko paborito ang tubig, hindi masarap. Pero, I know. Oh, nga pala, guys. Meron na concert ang aking apo, Jayda, Avanzado. I-insert ko dito yung kanyang posters para mapanood nyo siya. Online na lang yata papanoorin yun kasi hindi naman pwede sa live. But, I'm not sure. Pero insert ko dito yon. I think sa ano panonoodin eh. Parang
bibili mo yung ticket online, online mo rin panonoodin, yung ganun. Yun yata yung mga uso dyan ngayon sa Pilipinas. So, ay naku, I'm so proud and so happy. Ngayon, apo ko naman ang singer. Ngayon, apo ko naman yung kumakanta. It's in, probably, in our blood. Kasi hindi nyo na itatanong, nung bata ako, sumasali ko sa mga contest, kumakanta ako. Pinagtatawanan ako ng mga anak ko pagka kinukwento ko yun. Ano, sabi niya, sabi nila, yung pa Vilma Santos mong boses, boses B. Ayoko sabihin yung word. Boses P daw ako. Ayan na si Mika. Ayan na, boba. Hindi, pero biro, nag-singer ako ha. Nananalo ko sa mga singing contest nung araw. Ayan na si Mika. May boba na kami. Yay! Only for me, not for you. Ay, ang bait! Kinukwento ko dito, ikaw ang pulis. Lahat bawal. Kadaming bawal. Bagay. Awawa ka naman. Awawa naman. Anong payat-payat na na mo nga. Napi mo naman ng mami mo. Masakit tuhod ko. Ayan nga. Masakit ang tuhod ko. Pag maraming sweet, maraming sugar kinain ko. Kinabukasan, hindi ako makalakad. Tsaka yung tuhod ko. Pero laking tulong. Oh, shit. Nakalimutan ko yung boba. Kaya nga, nakita ko walang boba eh. Ano ba yan? Yun ang dinayo natin, yung boba. Tapos ngayon, wala. Balik mo yan. Pag-orimentado ko. Bakit? Hindi ba sinabi? Sinabi mo dapat eh, boba. Hindi yung ganyan lang. Kaya... Well, kaya natin, sabi ko bakit walang bilog-bilog? In order mo ba ito online? Hindi. O, balik mo yan. Balik siya. Kalimutan ilagay yung boba sa loob. Okay. Balik tayo dun sa kwento. Hindi sila naniniwala ng mga anak ko nung araw. Sumasali ko. Sinasali ko ng teacher ko sa competition ng singing contest. Hindi pa ako nakakuha ng grand final. Ano, hindi pa grand prize. Pero yung second and third, palagi, pag talaga, walang biro, mga beshi. Sumasali ko singing contest. Talaga nananalo ako. Second prize, third prize. Hindi nga lang katulad ng anak ko si JESSA, laging first prize. Pupunta yun sa mga piyesta. Uuwi yan ng madaling araw. Grand champion. Tapos sa mga trophy, ang lalaki. Kanya lahat yun. Sumasali yan sa mga reprisa, yung mga singing contest sa mga sa school. Grand champion yan. Pinakamagaling sa lahat. Kanino kaya nagmana? Char! Hindi eh. Yung pang isang anak ko, si Lloyd, kumakanta din yun. Si Vince, kumakanta din yun. And ngayon, si Jayda, kumakanta rin yun. Si Jill, malapit na. Dahil kumakanta rin. So, marami talagang singer sa aming lahi. And I hope one day maging successful silang lahat-lahat ng mga apo ko. Sana, masarap kaya kumanta, diba? One time, kakanta ako para sa inyo. Promise ko yan. So guys, hanggang dito na lang. Ang tagal ni Mika, ang tagal dalin yung boba. Lumalamig na yung ating pagkain. Sige guys, kain tayo. Take care and God bless. And bye for now. Mwah!